Mabuhay mga netizen! Ganda na naman ang araw, kaya eto na naman tayo sa bulubunduki ng Tralala! Welcome back po sa aking channel. Welcome, welcome. At dahil po magandang araw ngayon, kaya ayan, namumundok na naman tayo. The hills are alive with the sound of music. Ay, ano ba yan? Yan ang ating theme song. Ang mga bulubundukin ay nabubuhay. Ayan po mga netizen, for today's video po, tayo po ay mag-aaral ng history and literature. Kaya ihanda nyo po ang inyong mga lapis at papel dahil at the end of this video, magkakaroon po tayo ng pagsusulit. Quiz B. Akala nyo ba po, kilockdown tayo ngayon, hindi tayo mag-aaral? Pasyal lang tayo ng pasyal? Aba, hindi po po pwede yan. Kailangan meron tayong natututunan habang namamasyal. Kaya, ihanda na po ninyo ang inyong mga lapis at papel para kayo ay magsulat. Ayan po ang ating history. Ayan po mga netizen, ready na po ba kayo sa ating lesson 1100? Ayan, umpisahan na po natin ang ating lesson. Papakilala ko po sa inyo ang reyna ng mga reyna. Meron po siyang rebulto dito. Ganyan po siya kasikat dito. Ayan po. Si Queen Victoria. Ayan po mga netizen. Hindi nyo po na itatanong, ito pong lugar namin na ito. Very famous holiday destination po siya. Kahit po nung kapanahunan pa ni Queen Victoria, pumupunta po dito yung mga aristocrats na tinatawag nila, yung mga mayayaman ng mga tao. Pumupunta po sila dito para po sila magbakasyon. Bakasyonan po nila ito anong panahon ni Queen Victoria. Kaya every year po of the month of May, sineselebrate po dito yung tinatawag na Victorian Festival. Yung Victorian Festival po na tinatawag na yan, nagpaparada po yung mga tao, nagdadamit po sila ng mga sinaunang damit, Victorian clothes na tinatawag. Tapos nagpaparada po dyan sa town namin yung mga dinidisplay po nila, yung mga lumang mga sasakyan, yung mga tinatawag nila na steam train, vintage car. Ayan, nakaano po yan dyan sa town. Every Saturday at Sunday may parada po yan. Pero this year, hindi po sila nag-celebrate ng Victorian Festival dahil nga po sa pandemic. Pero ipapakita ko po sa inyo yung mga clips para magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung tinatawag na Victorian Festival.
mga netizen, nandito naman po tayo ngayon sa tinatawag nilang Bronze Age Mines. Ito po yung ancient copper mine na sikat na sikat po siya noong unang panahon. Pero ngayon, hindi na po siya nagpa-function, kaya ginawa na lang po siyang tourist spot. Ayan, meron na naman siyang bato. Ayan ang bato. Netizen, nandito po tayo ngayon sa tram railway station. Kaya lang po ay sarado po siya dahil nga po sa pandemic, dahil napakagasto po niyang paandarin. Kung kukunti lang naman po ang pasahero, malulugi po ang gobyerno. Kukulangin po sila ng budget. Kaya ayan, sarado po siya. Hindi po siya nagpa-function ngayon. Lumang-luma na po itong tram station na ito. Panahon pa po ng Victorian era ay nandito na po ito. Ito po yung kanilang sinasakyan para paakyat po dito sa bundok. Yan po naman ang kanilang way of transportation noong unang panahon. Hanggang ngayon, kinagamit pa rin po siya, pero pang tourist na lang po siya, kasi syempre meron ng mga sasakyan. So, yung mga tao na nakatira dito sa bundok, hindi na nila kailangan mag-rely dito sa tram na ito para sila makauwi sa kanilang bahay. Ayan, kwento ko lang po sa inyo mga netizen tungkol po dyan sa mga kambing na yan. Noon po kasing kasadsaran ng lockdown dito, yung mga kambing na yan, bumaba po sila sa town. Hinahanap po nila yung mga tao dahil nasanay po sila na nakikita nila yung mga tao dito sa may bundok, palakad-lakad, pinapasyalan na nakikita nila ng mga masyal. Tapos po, nung nag-lockdown, wala na po silang nakikitang mga tao na naglalakad na mamasyal dito sa bundok. So, ang ginawa po ng mga kambing, bumaba po sila sa town. Opo, totoo po sinasabi ko, bumaba po sila sa town, hinahanap po ng mga kambing yung mga tao. Akala po nila, nag-rapture na, nawawala na ang mga tao at sila na lang ang natitira. Kaya po sila bumaba ng town, hinahanap po nila yung mga tao. Ayan, kawawa naman po ang mga kambing. Na-miss nilang mga tao dito sa bundok na namamasyal.